sila. Eh, feeling ko magiging masarap para sa para dito sa Evo's SG ang combo na yun. Pero tignan natin kung papasarapin pa ng execution dahil to si Chakno medyo agresibo talaga agad. Grabe si Chakno, no, ginawang CCTV camera yung Grak. Hindi, literal na nanonood lang siya tapos hinihintay niya lang bumaba yung buhay. Gagamitin niya yung kanya first skill. That ensures na gagamitin kasi ni Potato yung Retribution. So that allows Execration to get the Little Wonder and uncontestable yung jungle buff ni Benedetta. Mm-hmm. And as you can see, JPL, Chakno, medyo nagkakaharasan sila dito. And napaka-importante yung point sa mapa na yan kasi nandyan yung, ano yun, nandyan yung walking ward eh. Uh-huh. Tinatawag natin. And that's going to be very important because it gives regeneration din sa taong nakakuha niyan. So that is something na gusto itago ng Execration para sa kanila for as long as nandyan yan. In Execration, they want to have that safety. Kumbaga, yung walking ward na yun would allow them to see the Johead almost all the time na dadaan sa river. And Johead, as we all know, very aggressive na itong hero na to. At mukhang hindi nga niya ipapato si Chakno dahil bad idea yun. And Power of Nature, Ancestral Gift, hindi talaka siya mababato doon as long as naka-open ko kanya Power of Nature. Interesting na ano ah, na si Girl yung naglalaro ng ano ng Chang'o on the support role, and they played the Lunox on the gold lane. This changes up the dynamic of the early game of Execration. They can't deal with Benedetta when they played the Chang'o support. So baka magbigay ng ano, baka magbigay ng momentum to the Execration. A grabby Girl's barrier, but Chakno tinapon pabalik doon sa side ng Evo's SG. Siya ang first blood netong game natin, pero Execration, kita mo yung pwesto nila. Ang ibig sabihin lang neto, gusto nilang mag-contest ng turtle. Yeah, this is a 3v3 so far. Wala pa naman nag-rotate on the side of Evo's, and mukhang papasok dito si Soul and Renjo. Mm-hmm. And Renjo, gamit ang ating, isa sa ating mga bayani, na si Lapu-Lapu. And this is very fitting. Kasi may kalaban siyang dayuhan. Nako. Flinexan, no? Flinexan. Marami naman yun. Sabi niya, defend the country. Defend the land. Oh, defend the land, sabi niya Execution. Alam mo, may isang linya pa nga dun, Omi, ano Midnight yun? Si Lapu eh. Huwag dito sa aming lupain. Eh, technically kasi online to. Oh, pero pwede din natin sabihin. Oy! Ay, ano yun? Oy! Pero Soul going in. The veteran dito. Chakno will just get out. Grabe yun. Almost. Evo's SG, almost kill para dito kay Chakno once again, pero almost is never enough. Hindi naman nila natapos. Gusto ko yung mga ganyan din yan. Oh, medyo masakit lang. Makapakanta tayo dito eh. Medyo lang. Parang yun yung mga tanong na gaano kadalas ang minsan. Yan ang gusto ko sa'yo, Omi. May hugot ka lagi. Oh, pero ayan, may hugot eh. Ayan, left, right. Oy, hindi kinakaya. And may kita mo naman talaga kasi na medyo talaga nakatutok kay Lunox yung panalo na yun. Kasi nga, homing mo skills niya. Sumusunod talaga, tinatakit talaga. Hindi kailangan na skill shot. Pero Kiel BJ goes down. Soul doon sa may backline. Nahuli ka si Eto Max. Chakno with the wild charge. Evo's SG secures the turtle. Mahuli pa nila yung Eve. And Soul, he wants more. Pero siya ata ang magpapunish dito. Mainit to si Soul, pero mas mainit pa rin naman sa Pilipinas. See, ang win condition nila dito is to snowball with the Harit and the Benedetta. Medyo lucky kasi sila sa pagdating sa matchup. Yung 1v1 sa baba, it's not Kel'ra not playing that well. It's just the nature of the matchup. Lucky talaga si Harit against the Lunox, and that's something that Execration cannot address. Ang kailangan nila dito is proper rotations to take over the resources of Evo's SG. But Evo's SG, again, ang problema kasi ng Execration right now is hindi nila makuha yung mga openings na hinaharap nila kasi lagi pinupok si Chakno. And Chakno dito will be the target of that assault. Eto back, siya ay nahuli. Ejector pabalik. Evo's SG, they're finding their rhythm. Yung tempo nila na set nila in Execration, kailangan nilang hanapin yung comfort spot nila dito kahit breathing space. Oh, para sa akin to, parang tempo break moment para sa Execration. Isang magandang laban, isang magandang pick-off could be the decision making na gagawin nila. Yeah. Pero napato na naman dito si Kel'ra. Kailangan nila, feeling ko kailangan kumalpe. Kalmalicious muna tayo. Tapos reset, hanap ng isang fight na or kahit isang pick-off man lang. Yeah. Maybe shut down Soul. Mm-hmm. And looking at the map, kung mapapansin mo, nagiging ano na din eh, nagiging confident na din si Soul sa mga ginagawa niya. Kung papansin mo, pumupunta siya sa may taas, nagkakat siya ng wave. Hindi niya iniisip kung sino yung posibleng makapunta sa kanya. And this is a sign for Evo's SG na alam nila na kontrolado nila yung mapa ngayon. Oh.
And feeling ko nga, during this time around, Execration, kailangan nilang kumalma talaga muna. Kumbaga, huwag muna patulan lahat ng laban na binabato ni EVOS SG, pero papasok sila dito. Eto, Max, nahuli ng Unstoppable Force. Jack Nu with a wild charge! Nakahulihan na! And tempo break moment! Yun yung hinahanap ni Omi. And Potato, walang tinama! Potato, walang siyang tinama! Nabalatan, Dong! Imagine mo, lima yung bala. Ni isa walang tumama. Eto pa, bibigyan pa ni Jack Nu ng isa. Oh, bigyan mo na uppercut. Oh, clothesline mo, clothesline mo. Isa pa. Oh, oh, oh. Jack Mamba. Mm. Uy, yung hinarangan, grabe. Grabe yun ha. Si Renzio, wait lang, may 1v1. Pero Bravest Warrior palayo. Gusto ko yun ha, Bravest Warrior pero palayo. Okay lang yun. Oh, okay lang yun. There is no shame in running away to fight another day. Yes. Oo, oh, tama yun. You live to fight another day. Laban Pilipinas. Kahit international viewers, kahit PH Stream to, naintindihan nila yun. Alam mo, kaya nga, yung famous quote, I shall return. Tama. Kaso hindi pala Pinoy yun. Pilipino nagsabi nun. Hindi pala Pinoy yun. Hindi Pinoy yun. Hindi Pinoy yun. Sorry, that's why. Pero si Jack Nu dito, naku po. Naku. Nagkakalakakan sila dito. Napakaganda ng lakad, mga kaibigan. Nakikita nyo, may Boy Crystal sa may gitna. Ibos, Ibos, sila Pokemon, sila JPL. Talagang hinahabol lang si Jack Nu dito. Oh. And ito po ang tinatawag na Running Man Challenge. Oh, running Man Challenge. Hindi ko bibitawan tong segment na to. Kasi napaka-importante ng bawat pangyayari dito sa larong nangyayaring to. Ladies. Parang Michael Jackson. Oh. Moonwalk to eh. Parang, moonwalk yan. Moonwalk yan. Ayun na. Ayun na. Tapos na. Teleport. Oh, di ba? Nung nagkaganon, nakapatay yung Execration. Lumamang. Ayan, lumamang. Time-lapse jutsu ng Pilipinas yan. Oo. Oh, kumbaga, naramdaman na yung mga chakra. Oo, nabato na. Nagkaroon na ng time travel. Kumbaga, sa basketball may traveling. Sa MLBB may time travel. Jack Nu? No? Si Jack Nu, tamang takbo. Okay, ejector. Ay, naku, winile charge. Si Potato, wala na namang tinama. Oh, yeah. Pero, it's a battle of the star players. Si Potato ang kanina star player, pero kung hindi itong matama yung mga bala ni Mr. Star Player, parang medyo, feeling ko, EVOS SG, makaka-comeback legends na Execration to eh. Execration na, based on stats na to, ah, hindi na to patawa. Punta kayo ng playoffs ng MPL Philippines. Grabe kumambak. Grabe kumambak. Meron tumama. Mga dalawa. Ah, dalawa bala. Yung iba papunta na next game, ganun. Ay, pero oy, grabe kayo ah. Wala ganyan. Wala ganyanan, boss. Tayo ay fair. Oo, Pilipinas. We are fair. Okay. Walang kabias-bias, pero nice one Execration. Hindi kami bias. Teka. Teka, si Jack Nu dito umiikot-ikot. Pero Guardians Barrier, talaga kinokontrol lang nila yung ano eh, yung tempo. Nung pagpas, hindi na tempo to, kinokontrol lang nila yung wave. Wala nang tempo-tempo. Kung ano-ano pa pinagsasabi ko eh. Si Sol nandun sa may gitna, nagkakat na ng wave. Si JPL, nagaanap na pick-up, binato yung damo. Pino 4v1 na nga, pero mukha makakatakas. Oh, wait lang ha. Real world manipulation. Wala flicker. Ay, takot po! Silagyan ng pader, tapos inuntok yung sarili. Hine-headbutt, ladies and gentlemen. And look at this. May isa pa. Pokemon. Ay, nahuli si Pokemon. Katakas them all. JPL. JPL, unti-unting lumalaban na sa may gitna siya doon. At nakahuli tayo ng Pokemon, ladies and gentlemen. Naka 2-4-0 tayo doon, midnight. Anong nangyari doon? Bakit nahuli si Pokemon? Na Ultra Ball ba, Dong? Alam mo, sabi sa inyo, huwag kayo magka-cutting eh. Nag-cutting si Sol eh. Tapos, hinarangan ng guard. Sabi niya, dito ka. Dito entry. Wait lang ha, isa pa. Si JPL, yan na naman. Bakit pagka play-by-play, sa akin yung lagi binabato? Tama naman eh. Pero si Kela ka dito, lumaban na lang. Naku po, tumama si Potato. Naku, ito na nga yung masama. Kahit minsan hindi talaga tumatama yung mga bullets nito ni Potato. Pag tumama, medyo masakit. Malutong. Mahati. Malutong parang Potato Crisps. Oo, tama naman. Pero ito lang sinasabi ko sa inyo. EVOS SG, nasa kanila yung Lord Area ngayon. Kailangan natin sabihin to kasi kailangan ng Execration mabawi tong pwesto na to para hindi makuha ng EVOS SG yung early push na hinahanap nila. Oo, pero ito gumagawa-gawa na ng mga walls dito si Execration, Jack Nu. Talagang binabakuran yung Lord. Oo, kailangan talaga bakuran mo yan. Hindi nila pwede makuha yan. Yung mid-circuit nga ng Execration, binabakuran niya pa rin hanggang ngayon. Yo. Winile charge, pero naipit sa real world manipulation. Naku po, naipit sa boxing ring. Eto na, si Renzio tumalon doon sa may pinakalikod. Bravest Warrior, palabas. Oh. And here comes a flicker, another flicker. And si Potato, wala siyang rondo palabas.
Nako, paano makakaroon to palabas? Eh, nabalatan na agad ang patatas ng Execration sa pagpasok pa lang niya with his Rhapsody. Tatandaan mo sa Pilipinas, Midnight, analyze mo to. Kung meron silang French fries sa atin, merong sweet potato. Nako, ano yun? Kamote Q. Paano i-analyze yun? Analyze mo yun. May asukal. Paano i-analyze? You sentence mo ang kasunod period. Hindi question mark. Oh, wait lang ha. Happy 8th Pinay Nord. Oh, pero ito na. Nagkakatalo na na, ladies and gentlemen. Sumama na kayo sa pag-headbang. Soul, hinahawak si Head to Max. And the Lord has been slain. Mapupunta sa Pilipinas, ladies and gentlemen. Oh, and Pokemon! He's not back! Na naman! And Evo's JPL. So may pinakalikod si Soul. Nako, kumpas ka ng kumpas. Kumpas ka ng kumpas. Takbuhan na. Takbuhan na, Execution. Nice one. Joke lang. Patas tayo. Oh, patas tayo. Execration secures the Lord. 11 minutes in. Sabi nga ni Execration, trabaho lang. Walang personalan. Ginawa yung Lord na panayos mo si Bakis. Trabaho lang. Trabaho lang. Nice one naman talaga. Ginawa yung Lord. Siyempre nakuha. Meta yun, nice one, baby. Wala tayong ila, pero nice one, Execration. Pasok tayo dito. Lord, on the bot side of the map right now. Evo's SG, di pa naman to Luminous Lord. I feel like they could potentially clear out the Lord, pero mabibigyan ang Execration ng oras na makapag-push sa ibang lane. Mm-hmm. Pero si JPL dito, batong-bato na. Ayaw na gumalaw. Ayaw na gumalaw. Dumatas yung Grak. Pero ito yung, ito yung mahirap for Evo's SG. No? Kahit sobrang yaman ni Potato, kahit sila yung leading, again, yung nature ng matchups mo, lugi ka kasi sa assassin. Once na mahuli ka, sa real world manipulation, nasa mercy ka ni KLBJ. Kaya ang hirap gumalaw for Potato. Look at this! Diba? Instant! Kapag nakikita si Potato, nilalapagan ng real world manipulation. Wait lang, at si Soul pumasok! Nako, si Soul pumasok, pero si Kenka, tamang trabaho lang. Wala siya pinapansin. Sabi niya, tori lang, guys. Guys, tori lang, we got this. Rencho, run away! Sabi na, oh, si Soul, umaabol siya unti-unti dito. Naku po, aabol ba kayo? Hindi, aabol. Walang namatay. Walang bawi. Inhibitor, walang bawi ito. Ano nangyari doon, Midnight? Wala, ang sabi ko lang, trabaho lang. Tatandaan mo sa Pilipinas, pag may nag-aaway, usually, yung dalawa nag-aaway yung nagsisimula. Yung nandun sa may, likod. Anong? Yung tropa yung nagsisimula ng away. Kasi nagkakaroon ng buluhan. Oo, kaya nag-aaway silang dalawa, wala kasing third party. Sabi, wamos na tenga. Yun yung nagsisimula eh. Nako, nagkahawakan na ng tenga dito dahil 13 minutes na inside the game at kung kanina lamang ang Evo's SG, 5 minutes lang tayong nagkukulitan dito. Sabi ng Execration, more than enough na yung 5 minutes na yan. And 2K Goldic na ang meron ng Execration entering the mid game. Mm-hmm. And let's look at this objectively. Evo's SG, they do have their late game potential. I know you know that, Midnight. Yep. Can you please tell us kung ano yon? Meron pang lunok sa Evo's SG. Nakakatakot pa rin to for Execration. But what Execration has is the insane teamfight presence. Kasi kapag tinignan nyo kung paano nag-initiate ng fights ang Evo's SG, laging nauna si JPL, babagsakan sila ni Soul, tapos mag-ultimate si Pokemon tsaka si Girl. But the problem is, yung mobility ng Execration, they can maneuver around the fights against Evo's SG. So ang condition dito for Execration to win fights is gawin lang kung ano yung ginagawa ng hero sila. Si Evo's SG dapat perfect execution. Yeah, and for Evo's SG, dahil nga kailangan nila ng perfect execution, napakaliit ng room for error. Isang pagkakamali nila ay pwedeng abusuhin ng Execration ng napakalaki yun. And that's what gave Execration this need to begin with. Necklace of Durant's pick-up dito para kaya tumak. This is gonna be very important at mukhang magkakaroon na naman ng laban na walang bawi. Mm-hmm. And as you can see, yung mga lanes natin dito is going well doon sa side ng Execration. Lahat ay papush sa side ng Evo's SG. And napakalaki ng breathing area nila dito para mag-clear ng sarili nilang jungle. Ang pinaka-problema ngayon, ang tanong ko sa inyong dalawa, gaano ba ka-importante na makontrol na ngayon ng Execration yung gubat ngayon ng Evo's SG? And ngayon na kinokontrol na ng Execration ng gubat ng Evo's SG, talagang mapupulong nila ang resources ng Evo's SG. Ibig sabihin nun, most resources mapupunta na lang sa loob ng base o sa mga malapit sa tore for Evo's SG. That limits the gold gain that they get towards late game. And that means Execration, mas maraming gold, mas maraming access sa items, even if may Lunox late game to sa Evo's SG. Kung wala namang pera pambili ng item, it's still gonna work out for Execration. Ang tanong na lang is, makikip up ba nila ang bad control sa jungle area ni Evo's SG? If
goes SG Execration, nasa area sila ngayon netong Enhanced Lord. This is the Luminous Lord. Importante to for both teams because whoever gets this will have secured one, sabihin na lang natin for Execration, makakapunta siya doon sa may base na mismo ng kalaban. Well, for the side of Evil's SG, this is a way para mapantay nila kung ano man yung damage na nagkuma ng Execration sa base. And they need to equalize this dahil Evil's SG, medyo nawawala na ang tempo sa kanilang mga kamay. Again, this is already a 2k gold lead for the side of Execration. Kendra has already scaled up on this Harith pick and alam naman natin kung gaano ka-savage maglaro dito ng Harith si Kendra. In Execration, they're on their way to another big team fight win, but this Lord, this Luminous Lord, nagiging sobrang taas ng pressure para sa Evo's SG at Execration na makuha to, and that's why we're all seeing fights in the mid lane. At si Etomax na huli ni Soul, pero si Etomax ay merong flicker at may harapan. Potato going down. Mababa na masyado yung buhay dito, pero Kendra, oh lumalaban pa! And look at this! Zaban Force, Chrono Dash, Synchro Fission, isama mo na lahat! At si Renjo going in! Pasok na pasok, dinaktak, ladies and gentlemen! Nako, tuloy-tuloy lalaban dito. Soul, sunod ka na! Flicker palabas dito para kay Esmeralda. Looks like mid lane ang sunod na objective for Execration. Yeah. It's gonna be a free turret. They can take the base of Evo's SG. Meron pang Zaman Force. Si Kelra dito, Chatung. Kapakaganda ng solo niya rito, Butters! Ang grabe yung ano Execration dito. Talaga sinusugod na Immortality Pop. Nako, si Soul tumanon, Falling Star Moon! Palabas. Palabas. Palayo. Patakas. Falling Star Moon, pabalik na base at mukhang base na nga ang target. At grabe ang Execration, ladies and gentlemen. Game Pinyon. Number one. Fieldwork manipulation. Humahapol sila sa ult ako. Naku po. Wait lang, wala pang winning cam. Nagpalit yung screen. Wala pang winning. Nagpalit. Easy lang. Kapag nagang easy lang. Oh, hindi tayo yan. Guys, wala kaming ginagawa dito. Kapag nagkaganyan sa MPL, winning moment eh. Teka lang, sila gumawa niyan, hindi tayo. Spoiler alert, safe tayo dito. Para lang po sa mga manonood, ang fraud po na nagpalit niyan ay hindi po dito galing. So, hindi po dito galing at wala po kaming kinalaman dyan. Mahal po namin, trabaho namin. Pero mas mahal lang, LBJ going in. At eto na pinakalaban, Lulak will go down. At si Soul, Potato, hinahapon na sila. Pero mga sample kill. Bigyan nyo na ng sabi. Oy, labas yung camera. Labas yung camera, pati na. Isa pa! Ikaw ang nagsayang iba ang kumain! KLBJ! Ang sakit naman doon, Midnight! Ay, wala, ganun yung ginawa eh. Trabaho lang. Pwede na magtrabaho. Balik na yung winner's cup. Yan na. Okay, guys. Di ba, ang tagal nila ngayon ibalik kasi naligukado na sila. Yung kanina kasi, practice lang. Practice lang. And next.